Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Ayala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Ayala! Dear Nicole and Chris. Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang maganda 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 Baliw pala. Grabe. Guard! May nakapasok po dito sa loob, oh. Hindi, partner. May sira ulo po dito. Minsan talaga yung ano, no, yung itsura ano, ng tao, ano? Hindi mo malalaman until makausap mo. Huwag tayong madadaya ng makeup. May sira ulo po dito. Hindi, partner. Ninanamnam ko lang yung ano, yung maganda, 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 maganda. Tapos ninanamnam ko lang. Tapos pinakikinggan ko lang na maigi yung tawa ko. Okay. May reason to, may reason. Makinig ka lang. Saglit lang. Tingnan natin ng ano, ang value dito. Correct. Yung reflection. Yan, di ba? Ito na. Alam mo, hinahanap ka sa labas. Bakit na naman? Ako yung banderitas. Hindi. Ano? Sabi niyo, isang kandidata kulang daw. May blocking rehearsals doon. Asus, mangungutang. Wala, nag-text na accounting, may sweldo na. Ah, okay. Hindi mo na ako kailangan bulahin. Ah, okay. Sige, hindi. Tuloy ang kwento. Makinig ka. Kaninang puyat ako, partner. So, wow, ang ganda na napupuyat. Alam mo na, naka-contact lens. Naging blue yung eyes. Blue correct, yan. Naging blue yung eyes. Napuyat lang. Ganun talaga kapag ka napupuyat. Nagiging blue yung mata. Di ba? Nagkakapilik mata na makapal. Ganun. Hindi, napuyat ako kasi ang aga ko nagising. Kasi okay. Binangungot ako, partner. As in, ano, hindi naman... Buti na lang nagising ka kaya, pa. Kaya, totoo. Pwede bakit ang hawakan? Baka kaluluhan na lang. Baka tumagos yung kamay ko sa'yo pag hinawakan kita. Hindi naman. Kita. May mga humawak na sa akin kanina. Hindi ako okay. Tumagos. Nung bumili ako akala ko yun yung makeup mo sa huling ano. Sa huling antungan. Kaya pala may pangitain. Charot. Hindi, pero alam mo, kaya nga sabi ko, ano, ama, nagkaroon ako ng, lagi ko namang sinasabi, lagi nating sinasabi, araw-araw na ginawa ng Diyos na tayo nagtatambalan, lagi nating sinasabi na, ama, isang napakalaking blessing na gumising ka pa. Oo naman. May mga taong, ama, natulog kagabi nang hindi na nagising. Kasi, totoo palang, posible talagang mangyari. Mm-hmm. So, eto na, bihira naman akong bangungutin, partner, pagka lang talaga matindi yung utang. Mahirap talaga makatulog pag malaki utang correct, eh. Sana, naniniwala kami dyan. Relate kami, correct, relate. Correct. Charota. So, bihira naman ako yung mabangungot talaga kasi hindi siya normal sa akin. Kumbaga madalas, hindi ko natatandaan yung panaginip ko. Parang ganun. Pero kagabi, ang weird, hindi ko nga alam na panaginip siya until nagising ako. So, ang eksena, basta ang weird, alam mo naman minsan yung mga panaginip, ang weird talaga. Mm-hmm. Basta ang eksena, partner, nag-travel doon kami papunta sa isang resort. Pagdating doon sa resort na yun, kaming pamilya, pagdating daw doon sa resort na yun, nagulat ako kasi yung resort, mukhang school na mukhang ospital. Okay. Tapos yung kwarto na napunta sa akin, hindi siya kwarto, parang corridor. Alam mo, duwadaan lahat. Pero nandun yung kama, tapos nandun yung kama ko, tapos nandun daw kaming mag-anak, kaming dalawa ng anak ko. Oh. Tapos nagreklamo ko, kasi wala bang nakaisip na hindi to kwarto? Sabi ko, parang ganon. Sabi ko, parang nagbayad naman kami, bakit nasa corridor kami? Mm. So parang nilipat kami, tapos nung nilipat kami, napunta kami sa parang ospital. Tapos okay. May kausap pa ako na ang pangalan Ate Gingging. Parang may ganun pang eksena. Basta may ganun pang eksena hanggang sa nakarating ako sa hospital bed. Ito na yung last scene. Mm. So dun sa hospital bed, nakahiga.
Tapos naisip ko, ba't naman ako nakahiga? Wala mong sakit, di ba? So umupo ako. Pero na-realize ko, parang yung mga dumadaan, parang hindi sila mga, parang norm, tao sila, pero may feeling ako hindi sila tao. O hindi sila buhay. Halloween, parang may ganon. Halloween special. Story po talaga ito, mga kabisyo. Correct, Halloween special. So, ang eksena, parang ganon, partner, yung daan sila ng daan. Okay. Tapos may feeling ako, ayoko silang tingnan kasi may feeling ako na may manggugulat, parang ganun. Hanggang sa may isang babae na sobrang dumaan siya sa akin, pero sobrang... Ang bakong gulapin! Wala lang akong ginawa. Nagtuturo ka eh. Huwag mo akong ginugulat. Hindi, may tutsang yung buho mo. Nakita ko sa wala, monitor. Wala, sorry. Pinerfecto nung nagme-makeup. Walang tutsang yan. Charot. So, ang eksena, partner, dumaan siya, pero yung pagkakadaan niya sa akin, sobrang lapit niya sa akin. Okay. As in talagang super lapit na alam kong may gagawin siya sa akin. Basta yun, yun ay yung ano, yun na yung last scene na itong babaeng to. Ex na, mo yun, hindi, gusto baba, makipaghalikan babae. Sa'yo. Ex mo din. Babae, partner, alam mo naman, bata pa lang ako, lalaki na hilig ko. Becky lang talaga ako. Ganon. So, basta, to make the long story short, itong babaeng ito, nag-umupo sa lap ko, tapos umarap siya yung mukha niya. Tapos nilapit niya nang nilapit sa mukha ko. Tapos, nakakatakot yung mukha niya, pero hindi naman yung katulad ng yung mga nakakatakot talaga. Pero nakakatakot lang na ba't palapit ng palapit, tapos yung mata, yung parang, alam mo yung nauso dati na kinatakutan ng mga kids, yung momo. Ganun yung itsura niya. So ang ginawa ko, partner, sumisigaw ako ng I rebuke you in the name of Jesus. Mm-hmm. Pero hindi ko siya masigaw. Yung parang ganun lang. Nakakaka. Hindi ko maisigaw. Iba talaga. Tapos hindi ko magalaw yung katawan ko. Tapos parang pinipilit kong galawin hanggang sa finally naigalaw ko at naisigaw ko 2 times. Yung pala, mm-hmm, sinigaw ko talaga. Siya, nagising yung asawa ko, sabi niya, oh, matanggal yata yung pilipat ako sa gulat ko sa picture. Hi! Papa Pindot, umayos ka. Nag-flash po kasi ng nakakatakot na picture. Eh parang may gano'n. Kasi alam mo, may feeling ako ngayon, partner, kaya pinakikinggan ko yung tawa ko. Pinakikinggan ko yung nagmamagandang maganda ako. Kasi may feeling ako, may ewan ko kung lutang lang ako kasi puyat ako. May feeling ako na wala pa ako sa realidad. May gano'n. Nakakaloka. So sumigaw, hanggang nasigaw ko 2 times yung I rebuke in the name of Jesus. Gumanan ako. Tapos nagising ako. Tapos sabi ni Ren sa akin, Mami. Sabi niya, ano nangyari? Sabi ko, nightmare. Tapos hindi ako natulog, nagsimba na lang ako. Tapos nagpa-makeup ka bigla. Tapos nagpa-makeup na lang ako. Pero nung nakahiga ako sa kama, bago ako tumayo para magsimba, naisip ko na, pwede pa lang di ko na makita si Chris. Mm-hmm. Yung nag-dinner kami kagabi nila Rocky, Konyo, mm-hmm, tsaka si Robin Shena sa Crazy Garlic. Open na siya, 3rd floor alfresco ng One Ayala Mall. Naisip ko kanina, naiyak ako kasi isip ko, huling meal ko na pala. Sana yun, di ba? Kung hindi ako nagising. Kaya pala sarap ng kinain ko. Yung binilagay sa ano mo? Sa anong tawag doon? Anong part ng lamay yun? Yung eulogy. Yun yung maging eulogy ng ano ng nila, Konyo. Correct, diba, na masaya kami nasa huling gabi, nakasama pa namin siya. Sarap kami kumain. Ganun. Na pala yung huli. Na kaya pala, lakas pala ng tawa niya, ganun. Pero, alam mo yun, yung lagi kong sinasabi, na pinapaalala ko natin lagi, na ipagpasalamat natin na nagising sa tayo, yun talaga yung na pinagpasalamat ko, na pwede pala talagang isang araw hindi ko na makapiling kayong lahat. Alam mo yon, talagang naalala ko na ang saya namin kagabi, natulog ako medyo tipsy. Alam mo yon? tapos hindi na, pwede pa lang hindi na ako nagising. Mm-hmm. Pero nagising pa ako. Kaya kanina, kaya ganoon ako magmagana. Pinakikinggan ko yung sarili ko na parang everyday pala na sinasabi ko na minsan routine na siya. Pwede pa lang huling time ko na siyang nasasabi. So dahil nga kapag iniisip nga natin na baka huling beses na natin gagawin yung trabaho na to, huling birthday na yan na attendan mo, 'di ba? Attendan mo na kasi hindi natin sure kung next year magbe-birthday pa siya o ikaw. 'Di ba? Parang ganoon. So may ganoon akong realization lalo kanina. I mean, alam ko na 'yon kasi lagi ko namang sinasabi, lagi naman nating paalala, pero kanina na feeling ko muntik na talaga kung hindi ko na isigaw, kaya sabi ko, Jesus, thank you po. Thank you dahil talagang ginising mo pa ako. Mm. May
may ano, may mission pa pala talaga. Makaka-attend pa ako ng 2024 Aliwan Fiesta. Buti na lang, nagising yung asawa mo. Hindi, nagising siya kasi sumigaw ako. Doon siya nagising sa two times na pagsigaw ko ng I rebuke in the name of Jesus. Alam mo yun talaga, kung hindi, naku, mag-host pa ako ng ano, birthday ng tambalanista natin today, di ba? O nagkataon, wala siyang host. Nakakaloka. Ngangay siya, di ba? Pero totoo yun, no? Parang ngayon nga eh, walang assurance lagi of ano, of tomorrow. Ang meron ka lang talaga is ay today. Ngayon. Totoo. Kung ano yung nangyayari ngayon, yan ang meron. Correct, yun lahat talaga. Lahat nangyayari ngayon, may dahilan, kailangan mo yan. Mm-mm. May dahilan kung bakit ka umiiyak ngayon, may dahilan kung bakit ka nagse-celebrate ngayon, yes. May dahilan kung bakit kasama mo ang nanay at tatay mo ngayon, may dahilan bakit ka nasa trabaho ngayon, mm-mm, may dahilan bakit ka nagbabiyahe ngayon. Correct. Diba? I-cherish mo yung moment na yan. Tama. Na kumakain ka, nagbabiyahe ka, kasama mo yung workmates, mm-mm, mo, katabi mo ngayon yung nanay mo, kausap mo yung kapatid mo, tama, nagsasalo-salo kayo, kasi yan na lang yung meron ka. Walang today assurance na meron pang bukas. Correct. Today is what we have. Kaya yes nga, paulit-ulit po siya na quotation that it's what, that's why it's called the present. Mm-hmm. It's a gift. Diba? Regalo talaga na nabubuhay ka. Hanina, may nakita akong dyan sa may, bukod sa empanada, may nakita akong nagbebenta ng fishball dun sa may bandang dulo ng Rojas. Mm. Yung pagnamnam ko ng fishball partner, para sabi ko, kumakain ako wala ng fishball. Wala nilang kainin mo yung steak. Well, kinain ko nga. Diba? Parang fishball. Alam mo yun? Parang ganun. Mm. Kasi pwede pala talaga. Posible. At hindi lang ito sa bangungot na hindi ka na nagising. In any form, pwedeng may mangyaring hindi maganda, hindi maayos or sayo, 'di ba? May mga kwento tayong naririnig eh, nakarating na opisina, hindi nakauwi ng bahay, 'di ba? Kaya laging ipagpasalamat na kahit minsan yung ulam hindi sapat, 'di ba? Yung pera kulang na kulang, ganern. Pero magkakasama naman kayo. Meron akong nabasa dati na isang article na sinasabi doon na nung bata daw siya, ang pangarap niya maging sobrang yaman. Mm-hmm. Pero nung wala namang ibang wala, pangarap naman niya na marami, 'di ba? Mm-hmm. Pero na-realize nang niya na habang tumatanda siya na mas mayaman siya kapag kasama niya yung mga mahal niya sa buhay. Totoo. At yun palang sapat na. Correct. Kasi nga totoo eh, ang daming pwedeng mangyari sa iyo, pero kapag ka yung pamilya mo nandiyan, yung mga nagmamahal sa iyo, nagpapa-feel ng support, eh talagang isa itong napakalaking treasure. So i-treasure po talaga natin. Huwag nating ibaon, 'di ba? Kundi ipagpasalamat na meron tayong ganyang treasure, family, your job na inireklamo araw-araw, 'di ba? Yung buhay na meron ka ngayon, humihinga ka. 'Di ba? Yung naririnig mo yung tambalan, ganyan. Treasure din 'yan. It's also a gift. Ganun. 'Di ba may mga kwento tayo yung mga mayayaman nga, dahil sa sobrang yaman nila, either sobrang busy nila or watak-watak sila. Kasi they have enough resources, mga kaibigan eh. Meaning kapag meron kang sobra-sobrang resources, you can do almost everything. Mm-hmm. Diba? The things that you want. Magta-travel ako. Yan. Diba, punta ako sa States, 1 month ako doon. Mm-hmm. Yung mga ganun na hindi mo na-realize. Oo nga, no, nasa States ako pero hindi ko pala kasama yung family ko. Yan. Isama nyo kasi. Oo. Ngayon kami, willing. Yan. Isama nyo din kami kasi ano naman kami, friendly. At saka, pwede mo nyo kami maging tropa, turin nyo kaming kapatid. Hindi lang yun. Allowed naman kami sa leave. Yeah. Regular employees kami dito. Hindi lang kami talents. Diba? Pwede kami mag-leave. Until such time na ma-realize sila na parang hindi naman pala ito yung kailangan ko. Mm-mm. Ang kailangan ko talaga, yung sample na binigay ni partner, na you are surrounded by people that you love. Correct. Diba? Totoo. Surrounded by love. Surrounded by your family, by your friends. Pag na-realize mo, ito pala yung kailangan ko. For me, this is the most important correct thing in life. And yun yung treasure talaga. Yun yung yes happiness talaga. Yun yung riches. Diba? Mm. And good health. 'Di ba? Lahat po 'yan na na-realize natin lalo nung after nating ma-survive yung pandemic eh. Mm. 'Di ba na o nga no, kahit pala gaano kayaman kapag ang kalusugan ay ngangay. Sa payon. Lahat ng ito ay wale, 'di ba? Oh. Maganda quotation 'yun. Oh. Kung ano yun. Ano daw sabi ko? Kung ang lahat ng ito ay wale, tayong lahat ay ngangay. Hindi. Ano? Ay, oo, parang ganun. Nakalimutan agad ka kasabi lang. Sorry ha, alam mo, sobrang daming contact lens mo yan. Oo, totoo. Alam mo, pag nagko-contact lens kasi talaga ako, humihina ng 50% yung pang-unawa ko.
Yan yung totoong tiis ganda. Totoo, ito talaga yung literal na tiis ganda. Humihina talaga ng 50% yung pang-unawa ko, as inababawasan talaga. Yung 3 seconds na go kakasabi lang, nakalimutan ako na. Ano yung sinabi ko? Parang maganda pa naman. Papapindot. Rhyming pa naman. Papapindot, gawin mong ano ha, yung ano tawag doon, caption doon sa yan, yung sa yan, Facebook yan. Live natin ngayon. Diba? But anyways, celebrate life today. Mm-hmm. And speaking of celebration, wag mo nang ipagpa sa next year pa. This year ka na umattend ng Aliwan Fiesta! Today is the day, mga kaibigan. Pareka. Simula na po ng fiestahan natin. So mamaya, meron tayong libreng concert. Libre ang manood ha. Walang ticket. Dito po yan sa CCP Complex. Kaya kita kids. Mamaya na pong umpisa niyan. Actually, ngayon pa lang, nakabili na ako sa bazaar eh. Bumili wow. na ako ng prutas. Wow, pa-healthy. Oh. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This portion was... Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio! Basic!